Hindi ako masyado convincido sa mga survey-survey kasi kadalasan namamanipulate naman ito. Lalo na kung hindi masyadong legitimate yung mga pa-survey. Pero itong mga supporters na to, ang ilig talaga nila magpa-survey, lalo na sa Facebook, para mapatunayan kung yung kandidato nila eh pasok ba sa panlasa ng mga tao. Naalala nyo, di ba dati may nagpa-survey sa Twitter? Kaso si Jenny ang lumabas. Tapos nung nakaraang linggo, may pa-survey ulit sila. Tapos si Lenny na naman yung lumabas. Sa Facebook yun na. Tapos ito naman, IPM 2022 sa Visayas. Ito yung parang grupo na sinabi ni Sara Duterte na hindi daw niya kilala or wala siyang kinalaman sa kung ano man ang ginagawa nila. Yung nalala niyo kumalat last week na video, yung nasa airport sila ng Davao, yung gagamitin daw yung aeroplano para i-transport sa buong Pilipinas ang mga campaign paraphernalia ni Sara. But anyways, babalik tayo dito sa survey. Alam nyo ba kung anong resulta? Wait lang. So, nakita ninyo sa sarili nyong pa-survey, medyo tight na naman ang laban ni Sara at saka ni Lenny, pero si Lenny ang nagwagi dito sa survey na to. Huwag ko sino yung sumunod. But anyways, huwag na kayo magpa-survey-survey kasi baka mamaya hindi naman favorable sa inyong result. Tapos, pag hindi favorable sa inyong result, madalas ang sinasabi nyo, namanipula na naman yan ng mga trolls, blah, blah, blah. Eh, di ba kayo nga ito nagpa-survey? So, para wala na lang mapapaya, huwag na kayo magpa-survey. Wala lang, na-share ko lang to para naman medyo matau-tauhan kayo. Natigil-tigilan nyo na yung pagpapa-survey kasi napapaya kayo minsan eh. Eh, di ba sabi nyo, teritoryo nyo ang Facebook at sa Twitter lang naman nananalo si Lenny. Eh, bakit pangalawang survey na to sa Facebook? Tapos sabi nyo pa, super majority kayo. Ano ba yan?